In this video, we will measure the DCO or DC out of a power amplifier or bias voltage output using a digital multitester. So as you can see right now, I have a DIY power amp. So homemade lang yan or DIY. The left channel and the right channel. So ngayon, magsusuka tayo ng DCO or DC out na wala siyang load na speaker. So yung nakakonect ay ang microphone cord lang yan na nakakonect sa cellphone. So ito yung magsisilbing player. Mag-check tayo ng DC out niya na naka-zero. Yung volume control, 0, yan 0. At mag-check tayo ng 100% na volume control kung ilan nga ba yung kaya niyang abutin ng kanyang DC out. So yan ay yung positive test prod ng tester ay naka-connect yan sa speaker out or sa coil ng power amp. And then yung negative niya nasa ground. So take note, wala siyang speaker. Para ma-check natin yung output niya na bias voltage. Kung ilang volt nga ba. So sa mga mahilig sa DIY or may plan na bumili ng DIY na power amp, so sana mapanood niyo ito kung ilan nga ba yung DCO ng isang power amp na good condition siya. So dapat hindi siya aabot or lumagpas sa 0.3 volt. Dahil pag umabot siya ng 0.3 volt or lumagpas ay pwedeng masunog yung kanyang output transistor. So kung makikita nyo, yung nakadikit sa heatsink na transistor na malalaki ay yung tawag yan na output transistor. So ito ay may 10 pairs. So 10 dito sa harap, 10 pieces, at saka may 10 pieces yan sa kabila. So kabilaan yan, bali 20 pieces per channel, yung power amp na ito. So ito pala ay isang Yamaha na 2500. So dapat pag bumili kayo ng power amp, alamin niyo muna yung main board or motherboard ng isang power amp na bibilihin niyo or yung kanyang driver board. So Yamaha yan na may mga 2 watts na resistors para pang malakasan. So ngayon, i-on natin yung power amp. So, umilaw na yun yung kanyang protect. So, nagsesearch siya ng high voltage. So, pag nag-off na, it means na wala siyang high voltage sa kanyang speaker out. So, kung makita nyo, 0.03 volt yung right channel. So, hindi siya umabot ng 0.10 or 1 volt. So, mga ano yan, 0.3 or 0.4 equal to 3 millivolt or 4 millivolt. So hindi kasi the same yung bias voltage ng isang power amp pag nag-assemble kayo. So iba-iba yan, depende yan sa pisa na ilalagay nyo at sa kanyang connection. So pag tumaas yung kanyang bias voltage ay it means na may problema yung connection ng inyong power amp or may pyesa na defective or factory defect. So kahit bago yung mga pyesa ay pwede siyang magka-issue dahil sa factory defect. So ngayon, naka-zero yung volume ng right channel. So wala siyang signal sa kanyang ilaw ng signal. So lalagyan natin siya ng music.
So 0 yan, nasa 3 millivolt. So ilalagay natin sa 100%. Yan, yung kanyang volume or master volume nasa 4 o'clock. So umiilaw na yung signal, it means na may music na pumapasok sa right channel ng power amp. So yan, 0.47. Naging negative siya pero bumabalik sa positive. So pag may negative yan, so umatras yung voltahe. 0.25, 0.21, 0.29, 0.31, 0.49. So yung pinanya kamataas na voltahe ay nasa 0.49 volt. Negative 49.15. So 0.3 lang talaga siya sa positive. 0.39. So umabot siya ng 0.49. At saka i-monitor nyo kung umiinit yung kanyang output transistor. So wala siyang pag-iinit. So it means na good ang amplifier na ito. So pag umiinit yan na nag-play na kayo na wala pang speaker, it means na may problema yung power amp. So huwag nyo nang lagyan ng speaker kasi pwede siyang masunog yung speaker nyo pag nilagay nyo sa high voltage. So ngayon lilipat tayo sa dip channel. So, tatanggalin ko lang yung test part na positive. So, kung makita nyo, 0-0 siya, wala siyang voltahe. Sa left channel, so, ayan niya. 0-0 siya sa 0% na volume. So, ngayon, nilipat ko sa 100%. So kung makita nyo, nag-ilaw na. 100% na yan. Ang volume. 0.6. So 0.3 lang siya. So nakaset yan sa 20 volts DC yung tester. 0.30 volt. Positive. 0.36. Positive. So yan, kung makikita nyo, 0.3 volt lang siya, yung pinakamataas niya na BS voltage sa left channel. So, at saka hindi siya umiinit. So na-test ko na itong power amp na panda rin, na wala siyang processor kahit anong nakakabit sa kanyang input maliban sa cellphone. So pinandark siya ng 6 hours. So walang pag-init na maramdaman sa kanyang output transistor at saka sa iba pang pyesa. It means na in good condition ang amplifier na ito. So yung umiinit lang dito yung kanyang power supply na may 5 inches thick, or yung kapal ay 5 inches. So hindi talaga siya umaabot ng 0.5, 0.2. So yan lang yung kaya niyang ibigay na voltage sa kanyang BS voltage. So kasi maraming
nagbebenta ng power amp na DIY na hindi sinusukat yung BS voltage, at yung buyer ay wala ring idea kung paano magsukat ng BS voltage, at basta makabili lang siya ng power amp na DIY, okay na. So pag test nila, so posibleng masunog yung speaker o yung power amp dahil sa mataas na BS voltage. So dapat i-check nyo muna or i-ask nyo muna yung mga owner ng DIY power amp kung ilan ng volts nga ba yung kanyang BS voltage or DCO, para magka-idea kayo kung ilang yung volts niya, dahil pwede siyang masira pag mataas yung voltage. So pag binalik ko yan sa zero yung volume, so zero na rin yung kanyang voltage, 0-0. So hindi siya pantay, magkaiba sila ng voltage sa channel left and channel right, dahil mas mataas yung right channel compare sa left channel. At saka yung iba na nagre-reklamo na nagpalit na sila ng output transistor, so biglang pumutok yung nilagay na output transistors. So yung pinagbintangan ay yung seller ng transistor. So dapat mag-check muna kayo ng DC out, dahil yung iba din nag-check ng DC out, so sinasalpak na lang yung output transistor. So yan, pumutok agad or susunog. At saka yung mga nag-DIY, pag assemble ng mainboard, so direct na salpak ng output transistor. So ayun, sumasabog yung output transistors or yung mainboard ay nasusunog dahil wala nang sukat-sukat. So direct salpak na lang. So paano pag may problema yung mainboard niya? So sayang lang yung pera pag masunog lahat ng ginastosan nyo. So dapat mag-check muna kayo ng kanyang output voltage. So yan, kahit anong volume, kung naka 100% na yan, may ilaw siya. So hindi pa rin tumataas sa 0.5 ang kanyang voltahe, 0.41. So don't forget lang to subscribe my channel. So sana may nakuha kayong idea about sa pag-check ng power amp sa kanyang BS voltage. Thank you.